sa bagong balita na ating nakalap, nagsagawa ang Philippine Army ng missile live fire event gamit ang BG-71 TOW anti-tank missile system na kung saan nagkaroon ng familiarization at training sa bagong equipment na ito. Makikita sa mga larawan na pinaputok ito mismo ng ating hukbong sandatahan at isang malaking pagsabog matapos tamaan ng isang test target. Kasamang nag-ensayo ng Philippine Army ang mga personnel ng Joint US Military Assistance Group upang turuan ang ating mga sundalo sa paggamit ng missile system. Hindi ito basta tinitira lang at diretsyong tatama sa target dahil kailangan pang kontrolin ang missile sa pamamagitan ng guidance computer na nakikita ninyo sa video. Kaya hindi rin dapat magulat ang operator nito kapag tinitira na dahil kailangan pa nitong asintahin ang target hanggang sa tumama na ang missile. Matatandang isa itong donasyon ng Estados Unidos ng nakaraang taon lamang upang tumulong sa anti-terrorism operations ng Pilipinas. 100 TOW anti-tank missiles at 12 launchers ang binigay ng Amerika na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso. At ayon sa AFP, malaking tulong ito sa pagpapalakas ng kapabilidad ng ating militar dahil ito pa lang ang tanging missile system ng Philippine Army. Subok na rin ang lakas at precision ng missile dahil nagamit na ito sa iilang gera tulad ng Lebanon War na kung saan nakawasak ito ng lagpas 20 T-72 main battle tanks. At hindi lang din pang tanke ang missile na ito kung hindi para na rin sa mga helicopters at heavily fortified na lugar tulad ng pinagtataguan ng kalaban noong kasagsagan ng Marawi Siege. Nagpakita naman ng lakas ang 6 na bansa sa Philippine Sea na binubuo ng Estados Unidos, Japan, Canada, Netherlands, New Zealand at the United Kingdom. 15,000 personnel ang kasali sa exercise na ito at 17 barkong pandigma na pinangungunahan ng 3 aircraft carrier at 1 helicopter carrier ng Japan. Pinapakita ng pagsasamahan na ito na handang magtulungan ang mga kalyadong bansa ng Amerika upang mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Samantalang nagbabala naman ang Taiwanese Foreign Minister na si Joseph Wu na naghahanda ng makipaglaban ng Taiwan sa China at nanawagan ito ng tulong mula sa bansang Australia. Ito ay matapos nagpadala na naman ang China ng 56 na warplane sa Taiwan Defense Zone kasunod ng pinadalang 77 warplanes ng nakaraang linggo lamang. Naniniwala ang Taiwanese government na ang mga democratic countries tulad ng Australia ay handang tumulong sa mga bansang katulad ng Taiwan. Humingi ang Taiwan ng karagdagang military intelligence, security cooperation at madalas na freedom of navigation operation sa Taiwan Strait. Nakakabahala na umano ang patuloy na panghihimasok ng China sa Taiwan Air Defense Identification Zone na umabot na sa 149 sa loob lamang ng 1 linggo.